tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Bale, of colors, ano po, sa lugar namin, ako from Trinidad, Benguet po kasi ako. Kaya nung sinulat ko yun, may first na akong nasulat na kanta na gawa namin, pang Baguio naman. So, ang sinunod ko, Valley of Colors, Valley de la Trinidad po talaga. Parang ano po, be proud na kung taga saan ka, anong lugar mo, parang ganun talaga. Mm. So, La Trinidad, paano ka na ano dito sa parang reggae vibe? Or paano ka napasok dun sa ganung genre of music? Napasok po ako sa reggae, ano eh. Dati po kasi, syempre, rock and roll po. Tapos, pasok pang reggae. Sa boses daw po kasi, parang bagay sa yung reggae, mag-reggae ka. Parang ganun po yung mga kaibigan. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na po. Dinala ko na rin yung reggae. Yun, nakadred na rin ako. Parang ganun. Kumbaga, yung entire culture ng, ano, yung entire reggae culture na imbibe mo na sa, ano mo, sa katawan mo, sa mga everyday, pati fashion. Okay. So, check, baka meron tayong mga ano dito. Mga fans na nakikinig nyo. Mga fans nyo na nakikinig sa atin. Ayan. Ayan, Jester Bryan. Uy! What's up? Pati mo na. Shout out kay Jester Bryan. Ayan, Kuyo. Malamahal ka namin. Salamat sa laging support. Ayan. Ayan, kay Miss Liz. Big time tago. Yung shoutout kay Ma'am Liz. Ma'am Liz. So, I have a question for ano, Jeman naman. Paano nag-start yung ano, music career ng Baguio? So, could you tell us something yung history ng band? Paano kayo nag-start? Paano nag-start yung music career? Matagal na po kaming mga musicians na galing po sa iba't ibang band. Tapos, sakong nagkabungbuan lang po siguro kami. Kasama sa gig, tapos papalit-palit, tapos nasama rin po ako sa kanila. Iba-iba po yung members namin, tapos hanggang nag-decision po kami na maging seryoso na. Solid. Last year. Paano yung parang before, magkaibang banda kayo, tapos yung iba nagsisession sa ibang banda, tapos doon na kayo nagkakilala-kilala. Okay. Opo. So, sige, question naman for JV and J-Mo. Ito, medyo related sa tinanong ko kanina kay, ano, kay J-Mo din. What influenced your band's music? Kasi normally, reggae. May mga ano na dyan, may mga hallmarks na dyan na hindi mawawala. Like Bob Marley, mga, minsan pagka medyo contemporary, mga No Doubt. Ayan, diba? Sino yung mga influences nyo? Ako po. Sa international po, ano? Iba pa yung local. Sige. Simula na sa international muna. Ang influence ko po sa international, Catch a Fire. Ano po ba? Yun, Bob Damian Marley. Ano po ba? Okay na. Yun po. Kinakabahan. Okay. Pipid ah. Okay. Yung ano ba? Oh, okay lang yan. How about yung ano, yung local naman? Anong ano mo? Anong sino mga pinakikinggan mo? Kasi may mga ano eh, may mga locals din tayo na magagaling eh. Like Tropical Depression. Ayan. Ewan ko kung na-meet yung may guest kami before eh, si Collie Herb eh. Hindi ko alam kung nakasabay nyo na sa gig eh. Ayun. Sila na yung kanta nila. May kanta silang love song. Oh. Kwan po. Ako po ang influence ko sa locals. Yung mga taga dito din po. Pickle Relish, Par Popcorn, Adrenalines, Jack Pilpil, Peace Pipe, ano po ba? On the Spot. Mga kakilala. Mga nakakasabay nyo rin sa game. Mga nakakasabay nyo rin sila sa game. Hindi po. Napapakita po natin. Okay. Napapanood lang po namin sila sa YouTube. Okay. How about si J-Mo? Anong influence mo naman pagdating sa ano, sa music?
ano po talaga, mostly lyrics po talaga ang gusto ko eh. Pinipili ko yung mga katinang maganda yung lyrics. So, kung halimbawa... Siyempre, Bob Marley talaga. Wala po ang alam sa... Sige. Wala po talaga ang alam sa, eh, sa music scene o sino yung mga sigat, sino ba yung magaling sa ganun. Karal po talaga ako ng kwan. Parang minsan, sariling experience na rin. Pero kung halimbawa... Pag yan, tulad ng sinabi ni Javi po na may narinig. Halimbawa, sinek ko yung ano, tinignan natin yung phone mo kung anong music na nandyan. Anong makikita namin dyan na pinapakinggan mo everyday or every week? Anong music na yung nandyan sa playlist? Bob Marley. Bob Marley, karamihan. Bob Marley po. Tsaka Baguio. Baguio Gold. Hindi ko totoo. Baguio Gold. Ako narinig sa akin. Kami po. Sinusuportahan na po namin sa sarili namin. Baka walang sumuporta eh. Meron pa kasi isang side eh. Hindi ko alam eh. Kasi kanina narinig ko yung first song, di ba? Valley of Colors. Siyempre, it started out parang the usual na conventional na reggae. Pero natapos ko parang medyo may aggression, ng slight aggression siguro na ska. Makikinig din ba kayo ng mga medyo ska-ish band na like No Doubt, Sublime, yung mga medyo punk reggae ng konti or aggressive reggae ng konti? Well po, na bali na experience po namin yung mga hindi namin na-experience dito sa Baguio. First time namin makakita ng cable tapos zebra. Oh, zebra. Zebra. First time namin magkaya. At yung first time na ang saya, promise na kaming lahat magkakasama, kaming lima, tapos may mga kasama kami na family namin. Girlfriend. Tapos, yung pangalawa po, yung nasa Zambales kami. Ayun. Medyo maganda po yung Zambales namin. Yung shinut namin yung Aeta Warrior. Shoutout okay, sa'yo, Direk. Okay. Okay. Ayun, yun po yung top 2. Top 2. Zambales. Kay Locos. Okay. Next. Sa akin din po sa Ilocos, sa Jaguars po. Gaya-gaya naman kayo. Kasi, naranasan po pagkayak sa lagat. Sa tayo. Memorable. Natulog po siya kasi. Natulog siya maghapon. Yan yung memorable. How about si Jimo? Sa akin po, wala pa. Gusto ko ma-meet po kayo sa personal eh. Baka makatutog na kami dyan pagkatapos ng pandemic. Ah, pwede. Hindi. Sige. Message tayo pagka dumating kayo dito. Kasi, yan. Maraming bars dito na hopefully sana magbukas na din. Yan. Si Laze. Ewan ko. Yung sa Marikina is nakatutok din ako. Maganda rin yung place ni Laze before sa Limitado. So, yun. Sana. Yun. Message tayo kung makakapunta kayo dito. Ayan. Or baka pag mapunta ako sa Baguio, message ko kayo. Manonood daw ang gig niya. Ako. Oo. Oh. Okay, next. Parehas lang po sa Santiago. Ang curious ako dyan sa Santiago. Hindi ko alam kung mga ano nangyari. Parang Marami nangyari daw eh. Panoorin niyo po yung vlog namin doon. May vlog kami doon. Okay. Uy! Sige. Araming ko yan. Okay. Question for you, J-Man. Kasi sa banda, di ba? Hindi naman maalis na minsan, iba-iba kayo ng influences. Or iba-iba kayo ng gusto sa isang kanta. Or iba-iba kayo ng schedule. Iba-iba kayo ng gustong mangyari sa isang, for example, segment sa kanta. Paano niyo ginagawa ng paraan na yun, nagkaroon ng konting disagreement or konting magkaiba kayo na gusto. Yan. Paano nyo hinahandle yun? Kahit paano naman po, maayos naman po dito.
iba-iba po kami ng influences, parang yun nga po, iba-iba kami ng influences. Tapos lumalabas po sa akin, iba rin po sa akin, iba yung sa kanya. Talagang magkakaiba po kami ng malalayo po. Kaya pag nagsama po, maganda naman. Tapos kung may hindi po makapag... Pagkakaunawaan. Sapak agad. Ginasabi po namin pangkahan na pangit! Ayun, pangit. Tapos walang hard feeling. Para... Gabin mo. Para po matutok. Oh. Si Jem po si kanina, paliba. Reggae daw eh. Reggae yung influences nila eh. Ikaw ba, Jeman? Anong para, ano anong pagkakaiba ba dun sa influences nyo? Kasi yung iba, nabanggit na nila. Reggae, Bob Marley, ayan. Ikaw, sa yung part, ano bang ano mo, influence mo pagdating sa music? Medyo pan po. Nangangarap po ako sana mag-jazz ngayon, pero hindi ko po kaya. Pero yun po yung pinatingin ko. Jazz. Jazz among the kata. Blues. Yung mga old school po na mga jukebox ko kahit ano, mga basta yung mga jukebox. Yung mga pang-combo ko. Ano ito? Mga ikutin po ganyan. Sabi nila na tayo to. Oh, may combo to. Ay, kain tayo. Hoy, bago tayo bago natin ituloy yung kwento here yung third song from Baguio Gold entitled Paalam. Stay tuned for the next episode only here on V81 Radio Manila.